Tayo dito nga ayos na rice cooker. So, wala nang cook at wala nang warm. So, ituturo ko sa iyo kung paano ang madali ang pag-ayos ng rice cooker na hindi na gumagamit ng thermo-anang tester or analog tester. So, ganito lang guys ang gagawin nyo. Kapag wala nang ilaw, ang unang pupunta nyo ay thermal fuse saka yung thermostat. So, kapag wala nang ilaw siya guys, yun yung sira. So, bago natin simulan, ay kung bago ka pa lang sa aking munting channel, ay huwag mo kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. So, ganito ang gagawin natin guys. Buksan natin yung likod. Ayan, di tayo gagamit ngayon ng tester at ito, para maituro sa inyo kung paano ayusin ang rice cooker na hindi na gumagamit ng analog tester or ng tester. So, buksan nyo lang itong ilalim. Ayan. Madalian lang ito guys. At para naman yung mga walang tester at gusto nilang ayusin yung kanilang rice cooker ay kaya nilang gawin. So, kapag walang ilaw ang inyong rice cooker, sira na, dead set. So kung may malapit na tindahan ng repair shop, so ito lang ang bibili nyo. Ayan yung thermal fuse na mayroong 10 amperes. So thermal fuse na may 10 amperes. Tapos pag naayos niya yan guys, pag naayos niya yan, pag okay na yan, pag napalitan nyo na, dito naman kayo pupunta. Ayan, dito naman kayo guys pupunta. So, tanggalin natin 'to para makita ninyo kung ano ang gagalawin at gagawin. So, ganito lang 'yan. Tanggalin niyo muna sa pagkatornilyo. Ayan, tanggalin niyo muna 'yan, guys. At pagkatapos, ayan, lapit ko lang para makita ninyo. So, ayan. Kung nakakita nyo yan guys. Ayan, nakadikit. Nakadikit siya, di ba? Ayan. Kailangan nakaangat yan para may balik nyo sa warm. So, nakadikit siya ngayon. Ang gagawin nyo dyan ay iangat nyo lang yan. So, paano nyo iangat? Paano nyo yun? Ingat guys. Ayan. Ang gagawin nyo lang ay tanggalin to. Ayan o, isang piraso. So, kung may place kayo, tatanggalin nyo yan. Itong washer na yan. So, ang tawag dyan guys ay ayan, washer. So, tanggalin nyo lang yan. Tapos, balik nyo ulit nito. So, ingatan nyo na hindi mawala yung kulay puti na yan. Ingatan nyo yan. So, isang piraso lang din yan na nakatoko dito sa taas. So, kailangan kung ano yung pagkalagay dyan, ganun din yung gagawin nyo. So, yan yung problema ng bakit namatay yung rice cooker nyo or na sira. So, yan, ilagay natin uli. So, yan yung unang step kapag patay na, o pangalawang step yan guys, kapag patay na yung rice cooker nyo or nasira na. So, dalawa yung pinalitan nyo, ay inayos nyo, pinalitan nyo yung thermal fuse at inangat nyo yung contact point dito sa thermostat. So, ito naman ang unang pangalawang problema na maaring mangyari sa inyong rice cooker. So, ilagay muna natin to. Ilagay muna natin yan guys. So, halimbawa, ganito naman ang itsura or ganito naman itsura ng rice cooker nyo. Ibaba ko lang para makita nyo maigi. Halimbawa, kapag ang rice cooker nyo guys, dito muna tayo sa cook. Kapag ang rice cooker nyo ay nasa cook, ang ilaw, or yung ilaw ay nasa cook, ganito lang ang gagawin nyo. Dito muna tayo focus. Kahit bibaba nyo yan, kahit ibaba o itaas, yung ilaw ay steady sa cook. Ibig sabihin, yung init niya ay maintain. So, maaring masunog yung
rice cooker or yung piyos puputok. So ibig sabihin okay pa yung piyos pero yung ilaw ay nasa cook. So ganito ang gagawin nyo guys. Punta tayo dito. Hindi na natin sinara para makita nyo at madali natin may turo sa inyo. So dahil ang ilaw noon ay nasa cook, dito kayo pupunta. So the same yung gagawin nyo guys. Tanggalin natin para makita uli ninyo. Ayan. Kung may ilaw yung guys, may ilaw nasa cook, ito lang ang gagawin nyo. O ito lang yung gagawin nyo. Ayan. Tanggalin nyo yung washer. Abit nyo uli. So tanggalin nyo lang yung washer. So dating mga ginagawa ko ay iniikot ko lang to. Ayan, iniikot ko lang. Ang problema, bumabalik sa dati. So ang ginagawa na natin ngayon ay tanggal washer na. So ayan. So balik natin. Ayan yung problema na ang ilaw ay nasa cook. Nasa cook yan guys. So ang gagawin naman natin ngayon ay yung ilaw ay nasa warm. So bakit nga ba nasa warm ang ilaw? So ibig sabihin guys, itong thermostat, yung contact point niya ay naka-iwalay na or nakaangat na. So ang ilaw niya ay nasa warm. So ganito lang ang gagawin nyo. Yan, balik natin para makita nyo ulit. So galing na tayo dito, yung na-solve na natin yung problema ng ilaw na nasa cook. So dito naman tayo sa warm. So ang ilaw ay nasa warm. Kung ang ilaw nyo guys nasa warm, kahit ibaba nyo ito, hindi gumagalaw, hindi lumilipat dito sa cook, ang gagawin nyo para matanggal ito, para matanggal itong ilaw na nasa warm mapunta sa cook kapag pag binaba nyo ito. So ganito lang gagawin nyo. Punta kayo dito sa switch. Saan ba yung switch? Ayan guys, ayan, switching. So nakakita nyo yan. Ayan. So yan guys, nakita nyo yung dalawang yan naka-osli o yung nakabukol na yan. Ayan, nakabukol na yan. Linisan nyo lang yan. So kung ang ilaw ay nasa warm at hindi lumilipat, linisan nyo lang yan. Lihahin nyo. Sana ba to? Ayan. Kita nyo yan. Minsan kasi nangingitim yan. Ang gagawin nyo ngayon dyan ay linisan lang. So linisan nyo lang yan para pag binaba nyo itong switch, pag binaba nyo yung switch na yan ay didikit. So didikit ng maigi. So ang gagawin nyo dyan ay lihahin ng pino para dumikit. So yan yung problema ng ng ilaw na nasa warm at hindi lumilipat sa cook. So ngayon guys, dahil naisabi ko na rin sa inyo yung problema, ang gagawin natin ay ayosin ito. So dahil dead seat ito guys, yan, dead seat yan, ang unang gagawin natin ay palitan ng palitan natin ng thermal fuse. So thermal fuse ang kailangan natin palitan muna dito. Tanggalin natin to. Yan. So ito yan guys yung sirang thermal fuse. So thermal fuse na may 10 amperes. So tatanggalin natin yan at papalitan natin ng bagong thermal fuse. So ito yung 10 amperes, 250 volts. So karamihan sa rice cooker ay 10 amperes. So ilalagay na natin to. Lagay nyo lang dyan. Balik natin yung electrical tip. So dahil wala na akong electrical tip, tama na to.
At lalagyan na lang natin ang cable tie para di gumalaw. So ayan guys, nalagay na natin yung bagong thermal fuse. So tinalian natin para di gumalaw. Ayan. Lalagyan natin ang cable tie. So ang gagawin natin ay ilalagay natin to. Ayan, balik natin sa dati. Ayan. So ayan guys, nalagay ko na yung thermal fuse. Ayan, nalagay ko na siya. Ayan. So ang gagawin natin, saksak natin para makita nyo yung ilaw kung nasaan. So hindi natin ginalaw yan. Ang problema ay walang thermal fuse or sira yung thermal fuse. So tingnan mo, tingnan nyo ko yung ilaw kung nasaan. So ayan guys, saksak natin kung nasaan yung ilaw. Tingnan nyo maigi. Tingnan muna natin nilagyan ng takip. So ayan guys, saksak natin. Tingnan nyo kung nasaan yung ilaw. So hindi natin ginalaw yung thermostat. So ang ginawa natin ay pinalitan lang natin ng thermal fuse. So saksak na natin guys. So kung nakakita nyo, yung ilaw ay nasa cook. So ibaba ko lang tong camera para makita ninyo kung nasaan yung ilaw. Ayan, tingnan nyo maigi. Ayan. Nasa cook ang ilaw guys. Nasa cook. Nandito yung ilaw. So ibig sabihin, pag ganito ang ano, ang sira, ay yung ilaw nasa cook lagi, na wala pa tayong linalagay na pabigat sa loob, punta na kayo agad doon sa thermostat. So angat nyo lang yun. Or ihiwalay nyo lang yung contact point. So, nakikita nyo siya guys. Yung ilaw ay nasa cook. Kapag ganyan, siguradong masisira ang thermal fuse. So huwag magja-jumper. Paalala, huwag magja-jumper dito sa mga rice cooker. Delikado. So ayan guys, punta natin yung thermal fuse, thermostat. So mainit na yan. Ayan, mainit na yan. Kahit ilang sandali lang. Dahil yung ilaw niya ay nasa cook. So ang problema niya kapag ganon, itong thermostat or itong thermostat nakadikit sa naba yun. Ito, thermostat. So yan yung gagalawin natin. So simplihan lang natin, tanggalin lang natin yung washer. So yan, angat na, tanggalin natin itong ano, screwdriver or itong screw. So kahit wala kayong ano, tester, malalaman nyo kung nasaan yung sira. So ito, yung contact point nya nakadikit. Kung nakikita nyo yan guys, ayan o, nakadikit siya. Kailangan nakaangat yan. So ang gagawin natin ay tatanggalin natin itong washer. So hindi na natin ito ikotin. Ito ng washer ang tatanggalin natin. So kukuha lang ako ng, pwedeng gagamitan nyo ng tawag dito, plies or di kaya by script. So subukan natin ito kung kakayanin. Ayan, malambot naman. So ayan, naikot naman siya guys. So dahan-dahan lang kasi baka nawala yung kulay puti na yon. Wala na, sira na. Hindi mo na, mahirap nang ibalik yon. O mahirap nang maghanap nun. So ayan na yung puti. Nakita nyo yan siya guys, ayan. So ito yung washer. Ayan yung washer. Ayan. Tanggalin natin to. Mas balik natin uli. So titignan nyo din, pag umangat na,
Kung umangat na siya, guys, huwag yun ang pihitin, siyempre. So, yan, hindi pa siya umaangat. Pihit-pihitin pa natin. Wala pa, di ba? Ayun. So, ayan, umangat na siya. Nakakita niyo siya, nakaangat na siya, guys. Ayan. Nakaangat na siya. So, ayan. Natanggal natin yung washer. Balik na natin sa dati. So, yung balik na natin, guys. Ayan. Ayan, guys, nabalik natin yung thermostat. So, ang tawag doon, guys, ay thermostat. So, subukan natin isaksak para makita ninyo yung ilaw kung nasaan. So, ayan, guys, saksak natin. Kung para makita nyo kung nasaan na yung ilaw. So, ayan. Saksak natin, guys. So, kung nakikita nyo yung ilaw ay nasa warm. So, dahil nakahiwalay na yung contact point doon sa thermostat, yung ilaw ay nasa warm na. So, ayan. Nakikita nyo siya, guys. Ayan. Pag binaba natin to, yung ilaw ay nasa cook. So, ayan guys, okay na siya. Ang gagawin natin ay isasara na. So, nakuha na natin yung mga problema or yung ano, yung na solusyon na natin yung sira nitong rice cooker. At ang problema niya ay nagkadikit or yung contact point ng thermostat ay magkadikit. So, ang ginawa natin, tinanggal natin yung washer. Tapos, nagpalit tayo ng thermal fuse. Thermal fuse doon sa natin ang first dahil nasira, dahil nakadikit nga po yung thermostat, yung contact point doon sa thermostat. So ayan, okay na siya, guys. So hanggang dito na lang, guys, ang aking video. At sana po ay may natutunan kayo doon sa mga itinuro ko about sa rice cooker, sa pag-ayos ng rice cooker na hindi na kailangan ng analog tester or tester. So maraming pong salamat at sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Magandang araw po.